May mahigit 5 bilyong tao sa ating mundo. Ang ilan dito ay maaaring nakita mo na sa araw-araw. Nakabangga mo na, nakausap, o maaaring hindi mo napansin. Kilala mo man o hindi, bawat isa sa mga taong yan ay may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang kasiyahan at hinanakit. Ngunit iisa lamang ang tunay nilang hangad, ang magmahal, ang mapamahal, at higit sa lahat, ang mahalin. Ang matagpuan ng kaisa-isang nilalang na kayang magbigay ng kahulugan sa buhay. Ang inaasam na makapiling sa hirap o ligaya. Lahat ay gagawin matagpuan lamang ang nag-iisang taong nila ang makasama. At kahit saan ay hahanapin, makita lang ang nakatakdang mahalin. Ito ay isa lamang sa napakaraming kwento ng paghahanapan ng kaligayahan at pagmamahal. Excuse me. Hello. Diyos ko. Diyos ko. Ano nga ba nangyayari sa'yo? Tumingin siya. Tumingin siya. Sino? Yun na ba sa FRT? Ano, nakausap mo na ba? Nakilala mo na ba? Tumingin lang. Baka malata ka dyan, gago ka. Ano ka ba? Isang buwan mo nang tinititigan ng bugoy na yun, pero... Okay ka lang. Eh, anong gusto mong gawin ko? Magpaka-cheap. Hindi ako ganun, Stephanie, no? Girl, ano ba kung tawag dyan kung di ka cheapan, no? Eh, hindi mo pwedeng suburin ko lang siya, magpakapala ko ng mukha at magpakilala at... Ano na-expect ko siya lumapit sa'yo, ha? Steffi, ako nga yung babae. Ay, naku, Betsa! You better do something about it na, no? Walang napapala yung kinakarirang pagiging demure! Hello? Ano tinitingin-tingin mo dyan? Sorry talaga. Oh, kiss na lang, bye-bye. Taxi! Excuse me. Hey! This is a gadget, huh? Emergency kasi. Emergency. Tap, tap ito, no? Pasensya na, nahilo kasi ako eh. Ano yung nahilo? Pasensya na. Thank you, pasensya na. Miss, saan tayo? Manong, alam niyo ba talaga kung alin sa tatlo yung sinisundan natin? Oo, yung tinuro mo, di ba? Eh, tatlo po yung nasa harapan ninyo, alin dyan? Yung puti. Manong naman, yung puti lahat yan eh. Diyos ko, ano? Yung nasa kaliwa, yung may dilaw. Okay, Manong, correct. Sige. Sundan niyo lang, huwag niyo patatakasin, ha? Sige. Miss, gusto mo tabihan natin Manong, para alam na... Manong, Diyos ko, huwag niyo gagawin yan. Sabi ko, sundan niyo lang, huwag niyo tabihan. Okay, relax. Aray, correct, Miss. Aray, kung mababangka tayo, relax. Okay, relax. Sundan niyo na. Okay.
Mike. Hmm. Question lang, no? Bakit mo pinaliliguan alcohol yung desk mo? Hindi kasi kumain ako ng sandwich kanina eh. Baka kasi ako ipisin. Mike, walang ipis dito. Hindi kasi hindi lumalabas ang ipis kong morning. Kasi sensitive sila sa light. So lumalabas lang sila kung madilim na. Hindi mo ba alam yun? Hindi. Wala naman kasi ang alagang ipis eh. Kaya there's no way para malaman ko yun. Siya nga pala. Yung pinsan mo nandun sa labas, naantay ka. Dude, it's just a date, man. Hindi ko naman sinasabing anak mo yung babae. Jacob, bakit ba ako na lang nang akong lagi mong sinasabit? Ginagawa ko lang to just to help you. Help me? Paano? Alam mo, kinausap ako ni Tito Oscar at ni Tita Lucille. Ano naman sinabi sa inyo ng mga magulang ko? Okay lang daw na wala kang girlfriend. Pero worried sila dahil wala kang girl at all. Eh, ano naman ang masama kung talagang wala akong mahanap na babae na... Hello? Come on, come on. Naghahanap ka ba? Okay kasi, hindi yan ang priority ko sa buhay ko. You see? Alam mo, hindi normal yan eh. Wala lalaki na hindi priority pang mababae. Alam mo, bumalik ka na lang sa office mo. Dude, you gotta get over that chick. Sinong chick? Eh di sino pa? Eh di yung one and only mo. Yung naging girlfriend mo nung college. Ano nga pala pangalan nun? Catherine ba yun? Yung patay na patay ka at iniwan ka na lang? Hindi niya ako iniwan. Umalis siya, pumunta ng Amerika. Eh di iniwan ka nga. Oo, iiwan kita. Ano? Sarandam mo yung lalaki? Hindi ko siya sinundan. Sinubaybayan ko lang siya, hi, no? Hi. Iba yung sinubaybayan sa... ni-research. Gusto mo yung lalaki nakita mo sa MRT? Kasi si Steffi eh. Sabi ako lang daw gumana first move. Oh, ano first move na naman ang pinlano mo? Takutin yung lalaki. Nag-iingat ako. Bahala ka. Alam mo, ang problema sa'yo, masyado ka nakikinig dyan kay Steffi eh. Tingnan mo, bakit kung ang galing-galing niya sa lalaki, eh wala siyang shotang tumagal? Ha? Alam niyo, gulo-gulong siya. Talagang kausap. Noong una nung wala akong ginagawa, sabi niyo, tanga-tanga ko. Inarapakagsibo ko ng konti, sabi niyo naman, luka-luka ako. Ano ba talaga? Aray naman, ang sakit. Ay, ano ba? Sorry po. Sorry. Betsy, wala pa ako nakikitang accountant na exciting. Well, iba siya. Betsy, ang daming kigagwapong lalaki dyan. Lalo na pag rumaraan pa ako sa Makati, ang daming cutie-cuting boylets. Ha? Asa na sila? Bakit sila nagkakaisa at pinagtataguan ako, ha? Alam mo, Steffi, sawang-sawa na ako eh. Sawang-sawa na ako na every Friday and Saturday night, magbibihis ka. Excuse me, mag-makeup ka. Tapos, tatayo ka dun sa bar, magsasmile ka, habang tinitiis mo yung katangahan at kabobohan ng mga lalaking pumuporma. As if naman kung magsalita ka, ang dalis mo makipag-date. Okay ba? Bagay sa'yo. Hey, tingnan mo to. Oh, sino naman yan, ha? Sino naman yan, yung shota mong super atat? Ano ba yan? Akala ko ba nagtatrabaho yan? Ano ba problema niya, ha? Patingin. Kasi raw, she cares. Like Care Bears, ha? Huh? Hello? Care Bears? Ay, naku! Ay, sorry. Teka nga lang. Alam mo, Martin, alam mo, normal naman yung ginagawa ni Marites eh. Pero pakisabi naman sa kanya na huwag kami pagsilosan nitong si Estefania. Sorry. Hoy, teka lang. Love life mo pinag-uusapan natin ha, hindi ang buhay ko. Excuse me, walang love life si Betray para dun sa accountant na pinagpapantasyahan niya. Yeah. Correction. Dito tayo. Dun lang siya sa building na yun nagtatrabaho, no? Pero it doesn't mean naman na accountant na siya, no? Okay. So kung sold na sold ka na talaga sa lalaking yan, bakit nagpapakit ka pa? Bakit hindi mo pikutin? Pakisagot. Steffi? Ano Steffi? Let's face it, no, bitch? Kumukunti na lang ang lalaking ngayon. And in this day and age, hindi na rin dapat nagugulat ang mga ibang tao na ang babaeng naliligaw. So anong plano mo ngayon? Wala. I'm still waiting for a sign. A sign? Oh, a sign. When the right man comes along, there will be a sign. Yan ang gabi-gabi kong pinagdarasal. Lord, give me a sign. Oh well, hindi ko masasagot ni Lord kasi he's busy. Out of town siya. Yeah. Si Kuya naglasing na naman. Ay, nako. Paano ba ginagawa ninyo dyan? Sumusulat sa newspaper. Ay, letter to the editor na naman. Kailangan na nak eh. Halika, tingnan mo ito. Oh, pinablish na nila yung sinulat ko sa periyodiko. Oh,
Walang pinutol. Ito yung tungkol dun sa basurahan ng... Yung tambakan ng basura sa San Mateo. Pati ba naman po yung basura sa San Mateo? Pinong problema ninyo? Elizabeth, kailangan concerned ka sa mga issues ng bayan. Mm-hmm. Tingnan mo ang ginawa ng mama mo. Dinedicate niya ang buhay niya para sa sambayan ng Pilipino. May katotohanan mo nararamdaman mo. Bakit di mo kasi tanungin yung siyota mo? Ano, niluloko niya ako. Wala nakapagtrabaho siya. Friend Lord, you know naman kung ano lang talaga yung hinihiling ko sa'yo. Please let me meet the man of my life. Yung kaisa-isang lalaking karapat-dapat kong mahalin. At yung mamahalin din ako. Friend Lord, just give me a sign. Just give me a sign. Sana magkaroon kami ng kahit na anong contact bukas. Sana makita ko siya. I'll be honest with you, dude. Mas type po si Tito Oscar tsaka si Tita Lucille nung bago sila sumali sa charismatic na yan. Okay ka lang. Ang mom at daddy ko, bago pa sila sumali dyan sa grupo na yan, matagal na silang gusto magpatayan. Hmm. Diba nga, ang mami ko, binato ng plancha ang daddy ko. At si daddy naman, tinutukan ng baril si mami. Diba? Exactly. At least noong araw, normal sila. Eh ngayon, dude, yung parents mo, walang ginawa. Kung hindi maghintay, sunduin sila na rapture. Tsaka tingnan mo yung itsura mo. Nahawa ka ni. Mukha kang misyonaryo nagdi-deliver ng Biblia. Sino naman sa tingin mong chika mga hatsayo niyan? Alam ko na. Bakit hindi tayo mag-frap? Ang init eh. Di ba? Alright, sige na. Hoy! Hindi ka pa sasama? Naku, hindi na kasi hindi naman talaga ako nagkakape, diba? Tsaka baka nervous nila ako at di makatulog. Kaya okay lang. Sige, kayo na lang. O sige na nga. Okay. Ari. Pare, 18 years old lang pero ibang klase. Talagang malala na yung pagkamanyakis mo. Pati 18 years old gusto mo sirain ang buhay. Loko-loko ka talaga. Hindi pare, laki sa Europe yung babae, no? Tsaka alam mo ba, nagulat ako. Mas marami pa alam kaysa sa akin. Gusto mo i-date ko sa'yo? Halika na nga. Ay, pare, sandali lang. Jingle muna ako, CCR lang ako. Okay? Sino? Yung si Sain, yung si MRT. Si Sain! Asan, Pechay? Uy, baka mahalata kayo na ba? Hindi. Ako bahala. Teka, anong gagawin mo? Naka-ID siya, di ba? Gusto mong malaman pangalan niya? Sige, go. Okay. O yan, nakita mo yung babaeng yan. Nagnanasa sa katawan mo yan. Ano, nakuha mo ba yung name niya? Anong name niya? Nakita mo ba? Hoy, ano? Ay, boost ko sa ito. Ano ka? Ano nga? Sabihin mo na. Morelos, comma, Michael. Michael Morelos ang pangalan niya. O ano, masaya ka na. Thank you.
My thoughts are with you every second, every minute, every hour, every day. Betsy, ano ba nangyayari sa'yo? Sinasaniban ka na naman. Ay, Michael Morelos. Michael Morelos. Lord, isa na lang. Please give me isa na lang sign. O ano? Hindi ba gusto mong ma-meet si Morelos, Michael? Well, guess what? Diyos ko, Estefania, ano na naman ginawa mo? Nakilala ko yung cousin niya sa slumber bar and nag-set up kami na date kasama kayo. Ano? Oo, magdi-date na kayo, Betsy. Magdadate na kami! Bilisan mo! Ay! They're here na! Sabihin, matingin yata ako. Ah, you just tried doing that. I'm going to leave you. Sorry, man, ha. Grabe kasi the traffic, eh. Hassle, hirap kasi the parking dito. You know what? It's okay, because it's a Friday night. By the way, Betsy, this is Jacob, and this is his cousin. What's your name, ha? Michael. Michael Morelos. Alam ko. Pardon? Sabi ko, alam ko na ngayon na ikaw si Morelos. Morelos, comma, Michael. Yeah. Okay. So, what movie are we catching, dudes? Oh, dudes? You know what? You decide. You decide on that. I think I like Haunted Sweethearts, eh. I like Haunted Sweethearts, too. Haunted Sweethearts? Horror movie? Yeah. Uy, patay na ba yung babae? Ano? Patay na ba? Paano mo malalaman yung story kung magtatago ko sa likod ng bag mo? Eh, ayoko nga makita eh. Ano? Patay na ba yung girl? Ayan o. Patay na. Madero, look. Paano pinatay? Galing-galing naman. Ramdam. Eh, syempre, that song has a personal meaning to me, eh. You want me to sing more? You want one more? Sis, tama na. Nagkaka-migraine na ako. At saka nakakatatlong kanta ka na. Amina. Mikey, ikaw naman. Hindi. Wag na. Ha? Excuse me, Oh, wait. Saka pupunta? Magpapahangin lang ako. Magpapahangin lang. Mikey boy, one number lang. Hindi, wag na. Excuse me. Ano ha? Yes, ma'am. Your order, ma'am. Yes. Okay ka lang dyan? Yeah. Pwedeng tumabi sa'yo. Okay lang. Lumabas lang ako kasi nakaka-claustrophobia sa loob. Actually, hindi talaga marunong kumanta si Steffi eh. Wala lang talaga may lakas ng loob magsabi sa kanya nun. Sumakit nga ulo ko eh. Ako rin. Alam mo, one time nga sa wedding reception ng sister niya, nagkamali sila pakit na yung friend ko. Kaya yun, nakatatlong songs ni Celine yon. Kaya yun, maagal tapos yung reception. At ano mo pa? Sorry. Yan, sandaling kwento ko pa lang, inaanto ka na. Hindi naman. Pagod lang sa trabaho.
Anong oras ba naman kasing umaalis yung MRT yung sinasakyan natin sa Magallanes? Pagkaaga-aga, diba? Alam mo rin magkasabay tayo sumakay sa MRT sa Magallanes? Oo naman. Kailan pa na-realize yan? Kanina pa, sa sinihan. Talaga? Halika. San? Alam mo, nung maliit ako, yung papa ko na humaling sa pag-fishing. Pero wala naman siya makuhang isda. Sabi ng mama ko, mamalengke na lang daw kami. Doon makakapili na kami, hindi pa mangingitim yung tatay ko sa init ng araw. Alam mo, namimiss ko na ngayon eh. Simula kasi nung umalis si mama, hindi na namin nagagawa yun eh. Hoy, alam mo ba, pag ako nagsasunburn, hindi ako nagigintan. Para akong alimango, namumula lang ako. Ikaw naman magkwento. Ano yung kikwento ko sa'yo? Wala bang kwento yung buhay mo? Wala. Hoy, imposible yan ah. Ang buhay parang isang mahabang kwento. Minsan may drama, minsan may nakakatawa, minsan wala. Pero ang buhay, may kwento. Ay kung minsan, mas marami kang malalaman sa isang tao kung tahimik lang kayo. Ang deep. Sobrang deep. I like that. Ikaw na lang kasi ang... Sorry. Ikaw na lang kasi magkwento. Mas magaling ka dyan eh. Teka, ano ba kwento ko sa'yo? Hoy, alam mo ba yung kuya ko, 3 times na nag-attempt magpakamatay? Bakit? Eh kasi yung wife niya, iniwan siya sa mama sa iba. Babae rin. So, ito na yung bahay niyo? Mm-mm. Gusto mo pumasok? Thank you, ah. Good night. So, paano? Hmm? Tanong ko, paano? Thank you for the evening. Good night, Betsy. Okay. Tawagan na lang. Kailan? Kailan mo ko tatawagan? Ha? Kasi nag-train ako sa isang call center, eh baka magkatrabaho na ako, at saka... Betsy, nasa akin naman yung cell number mo eh. Okay. Sige. Good night. Good night. Wait lang. Wait lang, ah. Souvenir lang. Sige, good night. Ingat ka, ah. Okay. Good night. Jobi ka na naman. Ba't di mo kasi tawagan? Maganda naman yun, ah. Oo nga, eh, kaya lang. Ano na naman? Ano ba? Hindi kasi naisip ko lang na parang hindi siya yung tipo kong babae. Masyadong madaldal. Para siyang hindi babae kung kumilos. Outgoing kasi. Iba yung outgoing sa parang kitikite. Di ba? Ang gusto kong babae yung mainhin. Malumanay kumilos. Parang helpless. Mikey? Mauna na ako sa kotse, ah. How are you na? My God, it's so nice to see you again. Okay ako, ah. Okay ako. Ikaw ang kamusta? I'm good. This is so weird.
I know. Akala ko kasi nasa States ka pa eh. Umuwi na kami ng mommy ko dito. Ha? Kailangan ko pa umuwi. I mean, ba't hindi ka malang nagsabi? Mikey kasi... Oh, nakita mo na ba yung olive oil na hinahanap mo? Mikey, this is Ralph, my fiancé. Ralph, this is Mikey, a friend of mine from way, way back. Pare. Pare. Actually, there's a reason why I'm here. Ralph and I are getting married next month. Ah, talaga? Wow. Congratulations. Thank you. Pare, sige, mauna na rin kami. Meron pa kasi kaming titingnan eh. Yeah, mauna rin ako kasi yung pinsan ko nasa labas. Tawagan ko ba? Kahit friendly ko lang, i-check up ko lang siya. Eh, bakit? May terminal disease ba yun para kailangan may check up? Malay mo, nabura yung number ko sa kanya. Eh, akala ko ba binigay mo? Malay mo, nabura. Petray, ang sabi ni Jacob, ganun daw talaga yung cousin niya. Eh, paano weirdo yun, no? Teka. Aray, sandali lang ha, pwede. Kailan kayo nag-usap ni Jacob? Eh di last night, lumabas kami ulit. Hoy! Ouch! Teka. Ba't ko na nanabunot? Teka lang. Ouch! My hair! Bakit parang unfair ha? Dapat diba kami dalawa ni Mike ang sineset-up mo? Bakit parang dalawa kayo ni Jacob na yung nagkakatuluyan ha? Kailangan daw marilis na to ASAP. Betsy? Yes? Tumawag ka? I'm sorry. Kasi may tinatawagan ako kanina, kaya lang nagkamali ako ng pindot ng name. So, how are you na? Mrs. Cervantes. Okay naman. Nasa office ka? Oy! Nagtatrabaho ka? Parang gano'n na nga. Baka busy ka. Medyo. Okay. Oh, Betsy, pasensya na. Pero tawagin na lang kita. I have to go. Sige. Okay. Ingat. Okay, sige. Bye-bye. Ano sabi? Busy daw siya. Tatawagin niya lang daw ulit ako. Nakakainis ka naman, Steffi! Oh. Bakit mo kanya tawagan siya? Kesa na, sandali lang ako, ah. Pare, pagdating na yung train. Sandali lang, wala kasi yung wallet ko eh. Eh di tumabi ka muna dyan. Hindi kasi kailangan akong makasakay sa train.
eto na. Ah, hindi, okay lang. Ano ba pare, bibili ka ba ng ticket o hindi? Kunin mo na kasi. Salamat, Betsy. Babayaran kita. Excuse me. Tito, kain na tayo lunch tayo. Libre mo ako. Mamaya. Mamaya niya, libre mo na ako, ha? Okay, bye. Tara, kain mo tara. Miss, saan yung Grounded International Call Center? 12th floor. Betsy! Betsy! Michael! Okay lang ako. Ano ka ba? Okay ka lang? okay ka lang? Sorry ah. Hindi kasi... Ano ba kasi ginagawa mo dito? Hindi kasi may nagsuoy ng wallet ko sa office kanina. So naisip ko na isoli yung pinahiram mo sa akin. Ah, okay. Salamat, ha. You're welcome. Sige. Betsy, nag-lunch ka na? Hindi pa. Bakit? Gusto mo, sabay na tayo. My treat. Actually, for the meantime lang naman talaga ako dun sa call center eh. Kasi ang gusto ko talaga, mag-abroad. Kaya lang, ayun, kailangan ko lang talaga makaipon, tsaka pity talaga yung natapos ko. Kaya yun, dun ako sa call center napunta, kasi mataas yung kanilang starting salary. Tsaka isa pa, ayaw ko sinang parents ko na mag-abroad ako eh. Kaya mama ko, kapag nalaman nun na mag-states ako, naku, papatayin ako nun. Kasi galit din sa mga kanu eh, masyado kasi makabayan. Paano? Eh di ba nga, sabi ko sa'yo, 6 months na kami walang contact ng mama ko. Bago man din siya sumapi dun sa kalusan ng bata pa ako, eh, veterano na yun naman Jola, no? Na-tear gas na siya, nakulong na siya for illegal assembly, 6 times na siya na hospital dahil sumabit sa riot at nabatuta na siya. Alam mo, hindi pa nga ako nakakapunta ng States eh, pero I like it there na. Ay, teka, kukunin ko yung picture ng bahay ng cousin ko dun sa States ha, teka. Sino ba yun? Dito lang... Teka lang, ah. Ano ba yun? Ay, naku. Ito ba yung mami mo? Oo. Bakit naman isang apardor yung nandyan sa bag mo? Ah, syempre naman para practical, ano? Kung masakit ang ulo mo, meron ako ditong paracetamol, anti-allergy at antacid. At kung kailangan ng ball pen, take your pick, 24 colors! Salamat ulit sa lunch ha, sana maulit. Oo naman, since malapit yung office mo sa office ko, bakit hindi, diba? Oo, pwede mo lakarin eh. You know where my office is? Diba sabi mo malapit lang? Sige, thanks again, ah. Balik na ako. Sige. Betsy, may gagawin ko on Saturday? Night? Wala. Bakit? Wala ako kaming probinsya eh. Lahat ng likas na Pilipino, may katutubong probinsya. Sana sa inyo. Yung mami ko, yung family niya, originally from Davao. Muslim ba nanay mo? Hindi. Siya ba ay pro o anti-abortion? Ako. Sang-ayon ba siya sa family planning? Well, very religious po yung parents ko. Opus Dei? Hindi naman. Bakit ganyan itsura mo? Mukha ka tuloy bakla. Kung naman. Aray! Saan tayo magdi-dinner? Ang tagal ko nang gustong bumalik dito. Sobrang sarap kasi ng pagkain eh. Murang-mura pa.
pero para talagang pinaghandaan mo itong lakad natin, ah. Hindi naman masyado. Kasi bis na bis ka, eh. Oo naman, para naman hindi ko mapahiya sa kasama mo. Tsaka, paano mo pansin? Successful ka naman sa mission mo, eh. Uy, tama na. Bakit? Sobra ka na uminom. Tignan mo, oh. May tama ka na. Ano ka ba? Hindi uso sa pamilya namin tama-tama dyan, ano? Tsaka, tignan mo yung sarili mo. Ikaw ay may tama dyan, eh. Nakakadalawang bote ka pa lang, eh, namumula ka na. Oh, teka. Teka. Ano nga kuha mo? Yan. Wish. Kasi sabi nila, kapag nakakuha ka daw ng eyelash, mag-wish ka. Meron ka rin, eh. Ano winish mo? Akin na lang yun. Inom tayo. Okay. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na hindi nga ako nalalasing sa beer, okay? Tawag na lang ita, ah. Sa susunod, wag mo na lang i-announce. Gawin mo na lang, ha? Betsy! Betsy. Alam mo, kung meron kang pinaplanong gawin, gawin mo na kasi okay lang sa akin. Ibang klase ka rin, ha? Oo naman, ibang klase talaga ako. Okay na ba yun? Kay, halik Lola. Alam mo, siguro dapat pumanik ka na. Baka mamaya isipin ng parents mo kung ano natupag natin dito. Sus, ginawa rin nila yun nung kabataan nila. Sige na nga, umalis ka na. Kanina ka pa babay ng babay, hindi ka naman umaalis. Bye! Bye. Good night. Good night. Mwah. Betsy! Ano? Good night, Betsy. Mayroon na raw mga scientific studies na nagpapatunay na chemical reaction lang ang ating nararamdaman sa ating mga katawan kapag nai-inlove. Totoo kayang chemicals lang sa katawan ang nagdudulot ng ganitong pakiramdam? Sadya bang reaction lang ng katawan na bawat kantang naririnig ay parang isinulat sa kasaysayan ng inyong pagmamahalan? Kung bakit ang mga taong umiibig ay parang nawawala sa kanilang mga sarili? Kung bakit ang feeling ay naglalakad sa ulap? Uy! Kuya! Anong nagawa mo dyan? Ang ganda-ganda talaga ng life, no? Kasi nga naman, ano? Ang araw ay minamarkahan ng bawat napakasayang alaala.
Ang bawat sandali ay nagiging yugto ng kwentong punong-puno ng lambingan at kahulugan. Bakit nga ba sa ngalan ng pag-ibig, lahat ng hindi akalaing kayang gawin ay nagagawa? Bakit umahaba ang pasensya, lumalakas ang loob? At higit sa lahat, bakit ang saya-saya? Oo nga, bakit ba ang saya-saya? Tapos, bigla na gano'n ng taga. Taga, ha? Kami ng mga kapatid ko, sa sobrang takot namin, nagtago kami kaagad. Siyempre, di ba? Paano kayo kawang tagain? So, alam mo noon, pero wala akong ibang pinagdarasal, kundi sana... Sana maghiwalay na sila. Para matapos na yung gulo. Kaya ka pala malungkot. Betsy, anong malungkot? Okay ako. Tapos na yun eh. Huwag ka nang umiyak. Tama na, hindi bagay sa'yo. Michael? Hmm? Total naman na pag-uusapan natin tungkol sa noon, may tanong ako sa'yo. Nagka-girlfriend ka na ba? Yung seryoso, ha? Kailangan ba talagang itanong yan? Siyempre, no? Para wala tayong sikreto sa isa't isa. Tsaka huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magagalit sa'yo eh. Sige na. Oo, okay. O yan. Tama na, ha? Paano siya? Maganda ba siya? Mabait ba siya? Paano mo siya nagustuhan? Betsy, tanong mo na sa akin kahit ano. Kahit na ano. Huwag lang yan, ha? Iba na lang, ha? Sige, iba na lang. What did you like about me? Betsy? Siguro kasi maganda ako, no? Mabait ako, sincere ako, honest ako, tsaka sensitive ako, diba? Bakit mo tinatawanan? Ano? Alam ko na. Siguro kasi masaya ka kapag kasama mo ako, no? 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 Sobra. Sobra? Sobra yung self-confidence mo. Aminin mo na kasi. Alam mo, ikaw, masaya ka naman kapag kasama mo ako eh. Diba? Diba? Oo na. Diba? Oo na. Oo na. Kailangan mag-refund natin ang mga books na yan, ha? Before 11 a.m. on Friday. Dahil, darating dito, ha? Dito. Ang mga officers ng Herm's Trading, huh? Para ina-expect nila na ma-explain natin ang kung ano man. Kalino ba yung cellphone na yan? Hindi ako makakonsentrate, ang ingay-ingay. Kalino ba yan? Michael? Ma'am? I-off mo yan. Yes, ma'am.
Yuck, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Sorry. Kainis! Hello? Oh. Bakit out of reach ka? Asa ka ba? Sa office. Ano? Bakit? May naman dead spot dyan na. Ano ba yan? Hindi kasi pinatay ko kanina yung phone ko sa meeting. Nakalimutan ko nang i-on. Michael, sumunod ka sa akin. Oh, wait, I have to go. Tawagin lang ito mamaya. Busy ako eh, okay? Alam mo ikaw, OA ka na sa ginagawa mo, ha? Sinabi na nga sa'yo nasa work yung tao, di ba? What did you expect? Eh, bakit naman ako? Ang dami-dami ko rin naman ginagawa, pero meron pa rin akong time para sa kanya. Alam mo, Petray, hindi kawain ng isang normal na tao ang mag-send ng 300 text messages a day sa kanya kinaka-obsess. Oh, tsaka alam mo, bakit mo ba siya laging chine-check up? Hindi ka naman doktor, at lalong wala naman siyang sakit. Nakukulitan na rin sa'yo yun, no? Parang syota mo na addict sa texting. True! Grabe! Ah! Ang kulit! Alam niyo, hindi naman ako makulit eh. I'm just being thoughtful, okay? Eh siya naman, he's taking me for granted. Oh! Oh! Okay. Okay! Galit ka ba sa akin? Tinetext kita, hindi ka nagre-reply. Tumatawag ako sa opisina mo, lagi naman busy. Tumatawag ako sa cell mo, pero nireject mo yung tawag ko. At least ngayon, alam mo na kung anong feeling. My God, Betsy. Be reasonable naman. Hindi ibig sabihin pagka hindi ako nakasagot sa tawag mo o sa mga text mo, ayaw na kitang kausapin. May deadline kasi kami, okay? Diyos ko, hindi bahali na nga. Huwag na natin pag-usapan. Kalimutan na lang natin to. Nagpunta ka ba dito para awayin ako o para mag-sorry? Okay. Sorry. Sorry na. Ano bang klaseng sorry? Ano yung wala man lang effort magpaka-sincere? Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo lumuhod pa ako sa harapan mo? Oh. Oh, ayan. Betsy, sorry. Oh, eh, ka na, ha? Kauman ka na ba? I'm sorry. Okay. Okay? Okay. Sure ka na bang okay ka na? Okay na nga. Okay. Ahem! Ako na. Hindi, ako na. Ako na. Ako na. Mahala ka. Excuse me. Matagal na pa kayo magkaibigan ng anak ko? Hindi naman po gaano. Kasi hindi ka na ikukwento sa amin ng daddy niya eh. Sa bagay, hindi naman talaga pala kwento si Mikey eh. Lagi lang yun nakakulong sa kwarto at nagko-computer. Ah, saan church nga pala nag-worship ang family mo? Naku, hindi po. What do you mean hindi? Hindi po kasi masyadong religious yung family ko eh. More social conscious po than religious. Ah, that's okay. Kasi naman, God is always in our hearts and in our spirit. Kaya kahit hindi ka pala simba, if Jesus is in your heart and your spirit, okay na rin yun. Pero siguro naman, Catholic kayo kahit hindi kayo active sa church, no? Opo. Kaya lang. Kaya lang ano? Hindi po kasi namin masyadong dinidiscuss yung religion sa bahay eh. Simula nung sumama si Mama sa Kilusan. Ah, Kilusan? Di ba mga rebelde yun? Opo, inino ko nga po nasa isa sa mga top positions ng NPA. Tapos yun, sumama si Mama sa kanila. Sumama yung mama mo sa kanila? Namundok po sila.
Sinabi mo sa mami ko na kumunista yung mami mo? Oo. Eh, diba, sabi mo naman, kapag tinanong nila ako, just be myself. Decision mo, baka naman lovers ekek lang yan. Oo nga. Wala na. Tapos na. The end na. Ano? After 2 years na relasyon mo with Marites, eh, bibirikin mo lang siya na parang basta ayaw mo na lang? Wala na eh. Ayoko na. Nauntog na ako. Harap ka nga dito, patingin. Ikaw, Martin, matagal mo nang pinapalo yung ulo mo sa simento, pero ngayon lang bumukol. Pero alam nyo, parang ang sarap-sarap ng feeling pag after a lover's quarrel, no? Kasi yun yung time na ang sweet-sweet nyo ulit sa isa't isa. Eto naman, porke nauto mo lang yung boyfriend mo, accountant, eh. Kaalam mo kung sino ka ng expert mag-advise. Sobra ka naman. Pero alam mo, kahit napaka-petty na reason, inaaway ko pa rin si Michael. Ano? Bakit mo naman ginagawa yun? Siyempre, para after namin mag-sorry sa isa't isa, eh, sweet na ulit kami. Kasi kung hindi, medyo boring. Eh, teka lang ha. Sino ba talaga sa inyo ng boyfriend mo ang sadista o masakista? Humanap na kasi tayo ng ibang makakainan. Wala nga ang parking, oh. Meron pa yan. Ikaw ang brisong mag-give up. Ikot pa tayo. Ayun, oh. May aalis yata. Sa wakas. Sabi ko sa'yo, eh. Tingnan mo. Hindi ko umalis tayo, wala tayong makukuha ang parking. Ginawa ng mga gagawin ko. Betsy, wag. Eh, sa ating parking dapat yan eh. Betsy, ano ka ba? Hindi dapat nila kinukuha yan. Betsy, wag. Saan ka pupunta? Betsy! Betsy! Hoy, parking space namin yan. Namas ka kayo dyan? Betsy, Betsy. Tumigil ano ka nga. Ba? Ano ka ba? Sabi yan eh. Lumapit ka Betsy. Nga. Betsy! Ang kakabal din man naman mukha ninyo, Betsy, no? Kanina pa kami naghahalap dito, tapos kukunin nyo lang, ha? Ang problema mo, ha? Hindi, pasensya na kayo. Ikaw, mistis ang ilang problema namin. Nanunulot kayo ng parking space. Hoy, kami nauna dito eh. Ba? Anong kayo nauna dyan? Kaming nauna dyan, ano? Alisin niyo yung kotsin dyan. Hoy, kami nauna dito eh. Shit! pare, baka pwedeng... Michael? Michael! Di ba close naman kayo, Jacob? Bakit di mo siya kausapin? Tita naman. Eh, kung makakasama naman ang pagsama-sama niya dyan sa babaeng yan. Tita, matagal na lumampas sa age of puberty yan si Michael. Siguro naman alam na niya kung anong ginagawa niya. Alin? Ang magpabubog lang dahil sa kagagahan ng babaeng yon? Alam mo naman yung pinsa mo. Pagdating sa babae, may pagkabobo. Hindi masamang tao si Betsy. Siya bang sumuntok sa akin? At saka ma, hindi makakristyano yung ginagawa nyo. You're judging a person without knowing her. Labag yan sa Bible. Tara. God bless po, tita. Tito, God bless po. Dude, ano ba talaga nangyari? Ba't ka ba naupakan? Wala ako sa mood magkwento. Mikey, dude, tanong mo naman ah. Seryoso ka ba sa babaeng yun? Oo. Oh. Huh? Oo naman. Hello, hello. Ah, ba't di kaya ta sure? First time ko pala nakita yan. Sabi ko, it's about time. About time for what? Nagbihis ka ng sunod sa uso. Kasi naman, ano, nagbumukha ka na mas matanda sa age mo dahil sa pananimit mo. Tingnan mo to. Yan, maganda-ganda. At di ba bagay na bagay sa'yo? Yan, tingnan mo. Hindi mo type, no? Ayaw mo, no? Hindi, hindi naman sa ayaw ko, no? Pero hindi mo pa rin gusto. Hindi, ewan ko na siguro pagka... Akin na nga. Bakit? Eh, ayaw mo naman, eh. Gusto ko. Gusto mong isole. Gusto ko nga eh. Okay?
kahit konting appreciation. Conservative nga yung tao. Hindi siya conservative, baduy siya. At eto pa, sobrang yung kulipot. Simula na nag-date kami, iisang restaurant pa lang yung kinakainan namin. Doon pa sa mura at maraming servings. At eat all you can pa. Ah, okay. So, ang dating intelligent at elegant, ngayon, napakabaduy at kulipot na. Oh. Ano, natauhan ka? Kasi hindi siya yung lalaking pinagpapantasyahan mo. Sis, remember this. They are never the people you think they are. Okay ka lang? Medyo pagod nga ako eh. Dami ko kasi sinagot na ko, tapos sumakit pa yung pangkaka-American accent. So, saan tayo punta? Ikaw. Eh, ikaw nagiyang lumabas, ikaw mag-decide. Okay, manood lang tayo ng sine. Sine? Bakit? Wala magandang palabas ngayon. O, edi mag-mall tayo. Iba na lang, mall na naman eh. Ikaw. Kumain na lang tayo sa labas. Eh, busog pa ako eh, kasi nga may nag-birthday akong kasamahan. Nakadalawang platong spaghetti ako. Saan tayo pupunta? Tinanong mo ko, sinagot kita, ayaw mo. Tapos ngayon tatanong mo ulit ako, ano ba? Teka lang, ba't ka galit? Hindi ako galit. Saan nga tayo pupunta? Wala namang nagsabi na kapag ang dalawang tao ay piniling magkasama, na ang bawat sandali ay puno lamang ng ligaya. Kasi nga walang dalawang tao ang magkaparehong magkapareho. At dahil na rin sa pagkakaiba ng dalawang tao, kaya ang pagmamahalan ay umuusbong. At ang lamat ng di pagkakaintindihan ay nagsisimula. Ganyan talaga ang relasyon. Magkapareho, magkaiba, magkasama. Wala naman taong walang taglay na kapintasan. At ang pagkukulang na ito ang nagbibigay lalim sa pagsasamahan. O maaari ring maging dahilan kung bakit napakaraming damdamin ang kaydaling magwakas. Mike, kumusta ang meeting? Mainit ba ulo ni Miss Krung Krung? Hindi naman. Mukhang good mood nga yata eh. Nagbiru pa. Pero hindi nakakatawa. Pinagbigyan na lang namin. Para kahit paano baka ma-encourage. Pare, tingnan mo to. Ano ba yan? Excuse me, miss. Yes, ma'am. Ano dito? Finance? Miss, diretso po kayo doon. Saan? Sige, miss. Thank you, miss. Sige. Yan. Bago yan dito, pare. Birthday niya ngayon eh. Taga-finance yan. Joey pangalan niya. Excuse me. Anong oras na? Long story. 5:30 ang usapan natin, di ba? 7 na. Text ako ng text, tawag ako ng tawag, hindi ka malalagre-respond. Eh, lobat kasi ako eh. Hindi ako nakapag-charge last night. Bakit hindi? Nakalimutan ko eh. O, asa na yung taxi? Isa pa nga pala yun, kaya ako na-late. Ang hirap kumuha ng taxi papunta rito, kaya naglakad lang ako. Eh, paano tayo magdi-dinner? Kamay ang ginagamit para kumain, hindi taxi. Late ka na nga, pilosopo ka pa. Excuse me. Yeah. Busy ka? Hindi naman. Eh, kasi I have a problem eh. Tawagin ko na lang kaya yung maintenance. Hindi. Kaya ko to. Sure ka na ma-open mo yan? Yeah. Medyo matigas lang yun. Medyo matigas lang. Okay. Okay na. Open sesame! Wow! Uy, thank you talaga. Okay lang. Thank you, as in. Tawagan mo na rin si Mang Ben. Itawag mo siya para ma-check yung lock mo. Oo, sige. Tuloy na ako. Ay, grabe! Ben! Ay, patayin mo! Dali! Sandali! Oo! Ito lang! Ito! Patay! Patay na yan! Hindi na gagalaw yan, oh!
bakit mo ginamit yung bag ko papatay ng ipis? Akala ko si folder eh. Sorry. Hey. Ayan. Okay na. Malinis na. Wala na yan kahit anong trace ng ipis. Ah. Ha? Saka, mabangon ulit. Good as new. Thank you ha. Bait mo ha. Tsaka, sweet ka pala. Ay, siya nga pala. Eto yung cellphone na naiwan mo kasi sa table ko eh. Wala yun. And thank you din ha. Tsaka nga pala kasi, iharap mo sa akin lahat-lahat, as in lahat, wag lang ipis. Tsaka ahas eh, nawawala ako sa sarili ko eh. Thank you ha. Pansin, parang he has changed. Paano? Ang tahitahimik niya na palagi. Tsaka... Eh, paano namang hindi tatahimik yun? Eh, ikaw itong daldalan-daldal, piket. Hindi, parang feeling ko hindi niya na-appreciate yung... Ay, nako, Betsy, tigilan mo na ako lumang kwento na yan, ha? Lika nga rito, magkaprangkahan tayo. Lika nga rito, lika. Aray. Okay, di ba, we're best friends? Friends, best friends. Diba? More than best friends. Aray ko naman. Okay, so kung more than best friends, kahit ano naman siguro sabihin ko sa'yo, alam mo na, diba? Mm. And I'm just telling you this because I want to be honest with you. Mm-hmm. And I just want the best for you and this accountant na... Na? Mm. Ano ba? Sabihin mo na nga, sinususpense mo pa ako. Sabihin mo na ano ba yun? Oh, kaya mo. Mm. Okay. Elizabeth, kahit naman siguro sinong lalaki, eh pag hindi mo tinantanan na kapapadala ng text messages with quotations from the Bible every hour of the day, eh malaloka rin naman, hindi ba? Eh ano naman masama doon, ha? Ano masama doon, Betsy? Eh kung kasi monitor mo naman yung boyfriend mo, eh parang naghihingalong pasyente sa ICU ng ospital. Hindi tama yun. Tapos, magtataka ka kung bakit napipikon siya, kung ba't nairita siya. Ay naku, buti nga hindi ka pa iniiwan noon. Alam mo, hindi mo naiintindihan eh. I just wanna share my life. Share my life, share my life. Aray! Yan ang natututunan mo dyan sa mga lintik na romantic movies na napapanood mo. Tigilan mo ko dyan sa share my life, share my life. Ano ba yan, charity, share my life? Naku, baduy-buduy mo. At saka tigil-tigilan mo na ako sa mga papakit mo, ha? Mga patitoms mo, ha? Please! Talaga, Steffi? Sigurado ka ba? Oo, no? Kasi, girlfriend ka, shota, lover, hindi ka letter A, bodyguard, letter B, nurse, letter C, yaya, at higit sa lahat, letter D, nanay. Girl, may nanay na yun ni. And have you ever heard of the words, letter A, nakakaumay, letter B, nakakasuka, at letter C, nakakasakal? Ganyan ka. At hindi ka lang letters A, B, and C. Letter D ka pa. Alam mo ba ako ng letter D? Ano yun? Letter D, all of the above. Hmm? At saka alam mo, Betsy, wala kasing fairy godmother. Yun ang pinaka-importante. Walang fairy godmother na kung anong winish mo, eh magiging ganun siya. Hindi naman kasi ganun, Betsy. Tao ka na nagmamahal at ang boyfriend mo, alalahanin mo, tao rin. Okay? Nakakainis ka naman, Estefania. Bakit ngayon mo lang sa akin sinabi yan? Akala ba friend kita? Friend nga kita, kaya ko nga sinasabi sa'yo lahat. Ow! Tinapokan. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Hindi pa tapos makeup mo. Okay, thank you. Excuse me, I'm looking for Michael Morelos. Ah, si Michael. He just stepped out about 15 minutes ago. Ganun. Meron kayo nakakalam kung saan siya nagpunta? Teka. Mr. Perez! Chito! Halika, dali. Yes? Kayong dalawa na lang mag-usap. Kasama niyan sa accounting department. Okay. Hi, I'm Betsy. I'm...
A friend of Michael. Oh, I saw your picture dun sa monitor niya. Ikaw kasi yung wallpaper niya eh. Huy. Lumabas daw kasi siya. Would you know kung nagka-business meeting siya or... Hindi. Kasi kanina, nagyaya siya mag-lunch. Gusto niyang pumunta dun sa Spanish restaurant na favorite niya. Hindi ko lang bigla na lang nawala eh. Saan yung restaurant na sinasabi mo? Sigurado ka bang walang magagalit pag nalamang magkasama tayo ngayon? Sinong magagalit? Alam ko naman na you have a girlfriend. Sino naman nag-chismis sa'yo niyan? Michael, you can't hide things like that. Saka it's okay. It's okay? Wala naman tayong ginagawang masama, di ba? We're just having lunch. Why should she get mad? And besides, di pa naman kayo kasal. At kahit kasal na kayo, it doesn't mean that you cannot be friends with people of the opposite sex. Wow. Bakit? Wala, ang galing lang. Sana, one time, makapag-usap kayo. I mean, para maipaliwanag mo sa kanya yung kakasaya mo lang ngayon. Excuse me, sir? Would you like me to place your orders now, sir? By the way, ma'am, would you like me to raise the shades for you? Yes, please. Hindi naman mainit eh. Thank you. Okay. Why? What are you doing? Eyelash. Sabi kasi nila, pag nakakuha ka ng eyelash, you can make a wish. O di sige. Make a wish. So, what did you wish for? Ikaw talaga. Hi! Betsy. Oh, you're the girl on his computer monitor, right? Hi, I'm Joey. Hi! Magkasama kami ni Michael sa work and we were just talking about you. Ah, talaga? Oo nga eh. Ang dami nga kinukwento ni Michael about you and... Ano naman kinukwento mo sa kanya tungkol sa akin? Ano kinukwento mo sa kanya, ha? Ano kinukwento mo sa kanya? Sumagot ka nga! Betsy, teka lang. Betsy! 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 Bago pa ko anong isipin mo, gusto ko sabihin sa'yo na hindi kita sinundan kanina sa restaurant. Nagpunta ako ng opisina mo dahil gusto kitang makausap ng personal. Pero wala ka naman. Bakit hindi ka magsalita? Wala lang. Michael, hindi pwedeng parating ganyan ang sagot mo. Wala lang? 11:30 na. Dinayo mo pa ako rito. Imposibleng wala kang gustong sabihin sa akin. Betsy. Hindi ko gustong malaman kung sino yung kasama mong babae kanina. Siguro meron lang ako gusto i-clarify. Gusto mo rin ba siya? Okay, ganito na lang. Gusto mo rin ba ako?
Betsy, nagpunta ako rito dahil... Siguro mas magiging okay kung medyo... Bigyan mo na natin ng konting time yung isa't isa. Time para sa ano? Na... Makapag-isip-isip? Naiintindihan mo naman? Oo. Naiintindihan ko. Yan ang tamang pananaw. Dapat kasi pinag-aaralan muna nila yan bago nila ilabas yung mga ganyan eh. Bakit? Oy. Patulog na po ako. Okay. Good night, Bea. Good night. Ano ba? Talaga bang lalasingin mo yung kaibigan natin? Ano ka ba? Kayang-kaya niya yun, no? Eh, parang kargador ko uminom ng biryang si Betsy, no? Go, girl! Drink some more! Betsy, tama na. Ay, nako, ikaw naman kasi. Masyado mong sineryoso. What did you expect ba, Betsy? Alam mo, ang lalaking yun, kahit may almirol pati briefs, lalaki pa rin yun. Shh! Tama na. Lalo lang madidepress si Betsy niyan, eh. Eh, bakit? Sinasabi ko lang naman yung totoo, no? Betsy, tama na. Betch, drink ka pa. Betch, tama na. No, Betch, drink ka pa. Betch, tama na. Ano ba? Ganon. El Hill, pirap naman kasi. Uy, Michael, nandito ba yung shirt ko? Uy, okay to ah. Bago to ah. Pera mo na ako ah. Hindi pa pwede to, wag na to. Oo nga, baka hindi pwede sa akin yan. Sige ah. Napaka-weird na. Alam mo, gulo niya yan ang shota mo eh. Pati ako nadadamay. Wala. Anong wala? Eh bakit magna-nervous breakdown yung Betsy na yan? Pare, sira ulo ka eh. Alam mo, papakasneaky ka lang. Napaka-careless mo pa. Alam mo, pare, part ng pagiging lalaki, yung art ng pagtatago at pagpapalusot. Tuturuan nga kita. Di ganun. Eh ano? Ewan ko. Para kasing ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko nga alam kung ako ba yung nanligaw sa kanya o siya yung dumiskarte sa akin. Sino yung ibang babaeng nahuling kasama mo? Pinapailan mo rin ba yun? Dude, you gotta make up your mind. Either serious ka or playtime ka.
Pero, yung pinaplaytime mo, sigurado yung mong hindi ka siniserious. Kasi pag siniserious ka at pinaplaytime mo lang yan, magulo yan, dude. Get it, dude? Busy ka ba? No. I'm fine, why? No, you're not fine. Ilang araw ko na kasing napapansin na something is wrong with you. Is it your girl? Michael, it is not the end of the world. You know, ang dami pa dyan. I know. Kaya lang. Hay nako, tama na yung sad stories. Madali kasi ako ma-depress eh. I feel bad pag yung mga friends ko malungkot. Kaya nga, I'll try to make you happy. Para hindi naman mukhang nalugi ka dyan, di ba? Why are you doing this? Because I want to. Masama ba yun? Why are you not drinking ba? Di ba, I told you naman na talagang hindi ako masyadong minom. Pero you're okay. Eh di stop looking at your watch. Feeling ko kasi kadate ko sa Cinderella. Oh my God, it's my friend Celine. She got back from the States na pala. Halika, let's join them. Dali. Hindi, wag na. Masyadong masikip yun, tsaka marami nagsismoke. Michael, kanina pa tayong dalawa dito. Hindi naman pwedeng the whole night, dalawa lang tayong nag-uusap. What's wrong with that? Michael, there are other people in this world, you know. Sige, puntahan mo na yung mga friends mo. Eh, paano ikaw? Dito na lang ako. Are you sure? Okay, I'll be there for a while. Sige, bye! Bihira ka nang makatagpo ng babaeng siniseryoso ang relasyon. Kung magpalit ng boyfriend, parang nagbibihis. Huh? Oh, sir, you don't want any more drinks, sir? Ang gulat
mama eh. Eh kulang na lang magdamit babae ito si Kalili. Sobra naman. Natuwa lang ako doon sa laruan. Hindi naman... Sige nga, pakita mo yung laro mo. Ayoko nga. Ayoko. Sige na! Ayoko! Ayoko! Anak, andyan ka na pala. Kinontak ako ng papa mo. Kailangan mo raw ang mama mo ngayon. Sabi ko na nga ba eh, darating din ang oras na ito. Pasensya ka na anak ha. Beer? Ito, gising pa rin. Pansin ko nga. Mukhang kinakarir mo na. Pero gising pa rin. May problema ba? Kayo? May problema na naman ba kayo ni Mommy? Parte na yan ang araw-araw ko. Dad, ni minsan ba naisip nyo na hiwalayin na lang yung asawa nyo? Maraming beses. Sa utak ko pa ulit-ulit yan. Iba't ibang rason. Iba't ibang senaryo. And? Dalawang bagay siguro. It's either sobrang yabang ko o duwag ako. Anong ibig niyong sabihin? Sobrang yabang ko dahil siguro sa dinami-dami ng naging karibal ko sa mami mo. Hindi yata kayang tanggapin na hindi kami naging okay. Duwag naman. Dahil iniisip ko, paano kung magkahiwalay kami ng mami mo at di naman ako maging okay. Dahil mas okay pala na siyang kasama ko. Ang labo niyo, Dad. 24 years na nga akong nalalabuan sa sarili ko eh. 24 years ko na rin tinatanong kung bakit mahal na mahal ko yung mami mo. Yung layo naman ang ugali namin sa isa't isa. Dominante, nager, selosa. Malit ka lang ng konti sa pagtawag, away na. Malimutan mo lang yung birthday niya, gera na. Yung bang kahit na alam nilang wala ka sa mood dahil sa pagod, ina-expect pa rin magkwento ka. Paulit-ulit naman ang kwento at dapat makikinig ka dahil kung hindi... Kukuliting ka. Dededmahin ka ng isang linggo. Tapos, magtatampo. Dahil... Taken for granted siya. Tama, dahil taken for granted siya. Pag wala naman, parang di ka namang kontento. Parang may kulang. Di maingay. Sobrang tahimik. Di ka mapakali. Gusto mo nang manuntok. Kasi miss na miss mo. Sobra! Okay yung problema. Mahal mo ba? Eh, paano kung iwanan niya rin ako gaya ng ginawa sa akin ni Catherine? Catherine ba ang pangalan niya? Betsy. O kahit Catherine ba ang pangalan niya, magkaiba pa rin sila. Ewan ko, Dad. Siguro... Ayoko lang magaya sa inyo ni Mommy. Pwede huwag mo kaming gayahin. Paano ko makasiguro? Hindi ka makakasiguro. Hindi ko masasabi na hindi ka na masasaktan ulit. Hindi ko masasabi na hindi kayo magkakaroon ng problema. Pero, hindi ko rin masasabi na hindi kayo magiging maligaya. Eh, parte lahat yan ng pagmamahal eh. Not knowing is the sweetest mystery in loving another person. And how much you can love is the greatest discovery you can have of yourself.
So hanggang ngayon po ba si Papa pa rin yung ideal man ninyo o hindi na? Oo. Yan naman kasing ideal-ideal na yan. Iba ang ibig sabihin pag bata ka't in love. Yung tingin mo sa mahal mo, walang mali, perpekto, at mananatili siyang ganun. Pero habang tumatagal, mas nakikita mong totoo sa kanya na hindi siya perpekto katulad mo, katulad ng kahit sino. Pero ma, pag ganun ba, ibig sabihin, nagkamali ka ng pagpili sa kanya? Hindi po ba kayo naiinis? Nawawalan ng gana? Yung wala na. Alam mo yun? Hindi ba nakakawala ng pagmamahal? Hindi. Ang ibig lang sabihin nun, kung talagang mahal mo siya, matututuhan mo ring tanggapin ang hindi perpekto sa kanya. Ganun din siya sa'yo. At ang pinakamalaking bagay na dapat niyong matanggap sa isa't isa ay yung magkaiba kayo at patuloy kayong magbabago. Parang hirap naman yata nun. Eh, nagmamahal ka eh. May gusto lang sana akong sabihin. Ano? Makulit ka. Pakilamera ka. Walang preno yung dila mo. Mainit yung ulo mo. Minsan, nakakabwisit ka na. Ow! Betsy! Betsy! Madaanin niyo ako! Betsy! Sandali niyo! Betsy! 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 Kailangan ko ng motor niyo eh. Sorry. Babayaran ko kayo. Sige. Dito na po kayo. Okay lang po kayo? Ayub siya. Hindi malangan ako ang magkalakas ng loob na sabihin sa akin. Dinaan lang niya sa sulat. Napag-isip-isip ko na hindi na pala kita mahal. Tama na po. At least, di ba, nagtapat siya sa'yo ng nararamdaman niya. Nagpakatotoo siya. Hindi kayo pinaasa sa wala.
Kung totoo siya, di, bakit hindi ko masabi sa harapan ko? Hindi lang masakit. Ikaw ba, naranasan mo na ang magmahal? Po, blessing in disguise ito, di ba? Malay mo, meron palang tao mas karapat-dapat para sa'yo. Naku, nakalabas na po ako ng istasyon. Ang hapa naman po kasi itong letter ninyo eh. Pasensya na po ha, bababa na ako. Good luck na lang po sa love life ninyo ha. Ikaw rin ha, good luck din sa'yo. Salamat ho, ah. Ay! Bulaklak to! Ay. Thank you, ah. Thank you. Betsy! Bitawan niyo ako! Teka lang! Betsy! Ano ba? Betsy! Teka lang! Gusto ba akong sabihin sa'yo? Bahala ka na sa buhay mo! Ayaw sa kapatid sa'yo! Teka lang! Importante ito, Betsy! Makinig ka muna! Sandali lang, please! Betsy, please! Makulit ka! Pulsigido ka! Pakailamera ka! Walang premyo yung dila mo! Mainit din ang ulo mo! Kung minsan, nakakabunsit ka na! Gusto mo ba talaga masaktan, ha? Teka lang kasi! Patapusin mo muna ako! Importante ito! Teka lang! Please! Teka lang kasi! Teka lang! Dahil ganyan ka, may narealize ako. Betsy, mahal na mahal kita. At kahit na ano pa mangyari, ayoko mag-iba ka. Magsalita ka naman, oh. Nagmumukha na akong tanga dito, eh. Ano ulit yung sinabi mo? Narinig mo na, eh. Papaulit mo pa. Mahal na mahal kita! Oh! Betsy! Excuse me. Betsy! You will grow up in a blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you. Catch you if you fall deep and up. Mahal na mahal kita, Betsy. Liking for you is all I. Mahal na mahal. Until my heart gives in, I will do everything I can
Naman ang tanging hangad ng bawat tao ang makapiling ang kaisa isang nilalang na itinalaga ng kapalaran na makapiling sa bawat saglit ng nalalabing nila. Marin nyo, narin lang pala siya sa tabi nyo. Hmm?